Habang nasa silid ni Cleo si Rubina ay inililibot niya ang kanyang mga mata upang sariwain ang alaala ng kanyang anak. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin niya natatanggap o nagsisink in man lang sa kanya ang lahat ng nangyari. Sadyang napakabilis. Ilang beses na nga niyang tinatanong ang sarili kung bakit sa ganitong paraan siya iniwan ang anak. Sa paraang napakasakit. Kitang-kita pa niya kasi kung paanong mawala ang kanyang anak at ganoon na rin ang kanyang pagkainis sa sarili dahil hindi man lang niya ito nailigtas. Habang yakap ni Rubina ang damit ng kanyang anak ay nararamdaman niya na parang may umaagos na tubig mula sa ilalim ng kama. Unti-unti niyang sinilip ang ilalim nito, ngunit bigo siya na makita kung saan ang gagaling ang tubig. Nang tatayo na sana siya, ay may munting kamay ang bigla na lamang humawak sa kanyang balikat. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang ulo at dun ngay nakita niya ang anak niyang si Cleo. Wala pang ilang segundo, nagsalita ito ng, "Nay, salamat pinatuloy mo kami sa bahay natin." Laking gulat niya nang makita niya ang halos hindi mabilang na mga taong nasa silid at lahat ng ito ay basang-basa. Hinahabol ni Rubina ang kanyang hininga dahil sa takot ng sandaling iyon. Ang buong sistema niya ay lamon na ng hilakbot. Ilang saglit pa, ang malaanghel na mukha ng kanyang anak ay unti-unting nag-iba. Dito ngay napasigaw na lamang si Rubina at pilit na tumayo para makatakbo. Pababa na sana siya ng hagdan nang makita niyang napakaraming tao sa ibaba ng kanilang bahay. Lahat ay nakatingin sa kanya mula sa ibaba. Habang tinititigan nga siya ng mga taong basang-basa, unti-unti kumilos ang mga ito at naglakad papaakyat ng kwarto kung saan siya naroroon. Hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil kahit sa likuran niya ay meron na ding mga maninilong. Wala nang boses ang lumabas sa kanyang bibig at tuluyan na nga siyang nawala ng malay dahil sa takot. Halos ilang oras ding nawala ng malay si Rubina at pagmulat ng kanyang mga mata, nakita na niya sa kanyang tabi sina Gladys at si Jen. "Oh, buti at gising ka na. Nasa baba na ang anak mo at hinihintay ka." Walang emosyon na wika ni Jeneline. "Kumusta na ang pakiramdam mo? Mukhang napagod ka yata." Pangungumusta naman ni Gladys. Agad na tumayo si Rubina at nag-ayos ng sarili. Pagbaba nga niya sa hagdan ay bumungad sa kanya ang maliwanag na salas na napapalibutan ng mga bulaklak at ang isang puting bagay kung saan nakahimlay ang kanyang nag-iisang anak. Hindi na niya napigil pa ang kanyang sarili at muli ay bumuhos ang kanyang emosyon. Niyakap na nga ni Rubina ang ataol ng kanyang anak. Dito ngay, pabulong niyang winika. "Ay, anak, patawarin mo yung nanay, ha? Patawarin mo ako kung hindi kita nailigtas. Sana mapatawad mo ako, Leo." Ilang malalamig na dampi ng palad ang humagod sa kanyang likuran. Wika ni Jeneline, "Lakasan mo yung loob mo. Lakasan mo lang. Dahil magsusunod-sunod na ang kamalasan mo." "Pwede ba? Huwag niyo muna akong guluhin. Wala akong pakialam sa mga sinasabi ninyo at hindi ako naniniwala sa mga kwento niyo. Hindi totoo lahat ng sinabi ninyo kaya tigilan niyo ako." Pasigaw na tugon ni Rubina. Nagulat ang ilan sa mga bisita sa galit na si Rubina. Agad namang hinatak ni Greg ang asawa at sabi, "Minahon ka. Ano ba nangyayari sa'yo at nagkakaganyan ka? Halika sa taas, magpahinga ka nga muna. Alam ko masakit ang nangyari. Kahit naman ako'y nasasaktan. Pero please lang, kailangan mo magpakatatag." "Greg, makinig ka sa akin. Ang anak mo, kinuha siya ng mga maninilong.
Yung mga kaluluwang hindi matahimik na unang kinuha ng ilog. Tiyak na mamalasin tayo kapag nakapagpapasok ako ng maninilong. Magpahinga ka na nga muna. Pagod lang yan. Kalmahin mo yung sarili mo. O ano-ano nang pumapasok sa isip mo eh. Inihiga nga ni Greg ang asawa upang makapagpahinga. Pagdakay. Sige na, tulog ka na muna. Ako muna ang bahala sa mga bisita sa baba. At pagkatapos ay umalis na nga ang asawa. Lumipas ang ilang saglit, nakita na lamang ni Rubina ang sarili na tulala. Subalit naputol iyon ng may biglang, "Nay!" Isang munting tinig na nagmumula sa labas. Agad namang tumayo si Rubina at sinilip ang bintana. Doon nga'y tanaw na tanaw ang ilog kung saan binawian ang buhay ang anak at ang iba pang kasama nito. Ngunit bigo siya na makita kung saan nanggagaling ang tinig na kanyang narinig. Babalik na sana siya sa pagkakahiga nang makita niyang may batang nakaupo sa kama at nakayuko ito. "Cleo? Anak?" Unti-unting tinango ng bata ang kanyang muka at nakipagtitigan kay Rubina. Agad namang itinuro ng bata ang kanyang hintuturo sa may bintana. Nilingo naman ni Rubina ang bintana upang malaman kung ano ang itinuturo nito at laking gulat niya nang makitang may mga taong nakatungaw doon. Ilang saglit pa ay lumamig ang kamay ni Rubina at laking gulat niya na nakahawak na pala ang anak niya sa kanyang kamay. "Natatandaan mo ba na yung sinabi ko na madami tayong magiging bisita? Sila yun, Nay. Kaya maghanda ka lang po ha. Mas marami pa pong darating na bisita." Hindi na malaya ni Rubina ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. "Bakit? Bakit ba nangyayari ang mga ito? Ano ba nagawa ko at pati anak ko? Tinamain ninyo." Nanginginig na wika ni Rubina sa mga nakikita niyang tao sa bintana. Unti-unti namang nawala ang mga imahe na iyon at maging si Cleo ay nawala na rin ng ganun-ganun na lang matapos wikain ni Rubina ang mga salitang yon. Ilang saglit pa, may kamay na dumampi sa kanyang balikat sanhi upang mas magulat siya. "Alam ko nakikita mo rin sila," wika ni Gladys. "Pare, ano ba nangyayari sa akin? Bakit ba ako ginugulo ng mga maninilong?" "Tulad nga na sabi ko sa'yo, maniningil sila. Wala akong matandaan na nagawa sa kanila, Gladys. Bakit ako? Wala akong ginawang mali." "Isipin mo mabuti kung bakit kanila ginugulo. Baka naman may nagawa kang mali sa kanila. Siguro hindi pa ito yung tamang panahon para dyan. Sige, kailangan mo muna magpahinga. Madami ka pang kahaharapin." Ilang araw ang lumipas at tumating na nga ang araw ng libing ng anak ni Rubina. Habang nasa labas sila ng bahay at isinasakay na ang labi ni Cleo sa karo, ay isang matandang babae ang lumapit dito at, "Iha, hindi mo alam kung bakit at paano nangyari. Ngunit maraming maninilong sa iyong tahanan. Tingnan mo, nakadungaw silang lahat mula sa bintana." Agad namang nilingon ni Rubina ang kanyang likuran at nakita niyang tinatanaw nga sila ng mga maninilong mula sa loob ng kanilang bahay. "Bakit kayo umabot sa ganitong sitwasyon? Napakarami nila. Bakit mo sila pinatuloy sa inyong tahanan? Alam mo ba na kapag pinatuloy mo sila, ay hinding-hindi mo sila mapapaalis? Hindi mo na sila mapapaalis kahit kailan. Hindi ko nga po alam kung bakit nangyayari ito sa akin. Ang mga maninilong ay pumapasok lamang sa tahanan pag alam nilang may kasama silang namatay na nagpapasok sa kanila, o kaya ay may kasalanan ka sa itim na krus dahilan kung bakit kanila ginagambala." "Ibig po bang sabihin ay pinapasok sila ng anak ko?
Kaya pati si Cleo namatay? Hindi. Matagal ka nang nagpapapasok ng maninilong sa inyong tahanan. Bukod sa mga kasama ng anak mo, may ibang nagpapasok sa kanila. Tugon ng matandang babae. Inalalayan ng matandang babae si Rubina habang naglalakad sa daan. Nasa likod lamang sila ng karo kung saan nakalulan ang labi ni Cleo. Nagpasalamat naman si Rubina. Maraming salamat po kahit hindi ko po kayo kilala. Alam ko kailangan mo ako sa mga panahon na ito dahil ngayon pa lamang magsisimula ang kalbaryo mo. Hindi masasama sa hukay ng anak mo ang lahat ng pangyayaring ito. Mag-iingat ka palagi dahil nasa loob na ng pamamahay mo ang mga maninilong. Sa sementeryo, habang ipinapasok na sa nicho ang labi ni Cleo, ay hindi malaman ni Rubina ang nararamdaman niya. Sa katunayan ay pigil na ang kanyang iyak sapagkat baka anumang oras ay hihimatayin na naman siya. Hinawakan lamang ng mahigpit ni Greg ang balikat ng asawa. Magpakatatag ka lamang. Hindi ko mapapangako na nasa tabi mo ako palagi pero alam mo na mahal kita. Sumandal lamang si Rubina sa asawa niya at naramdaman niya na malamig ito. Basa ang kamay maging ang damit nito. Bakit basa ka? Ah, wala ito. Nagbuhat kasi ako kanina ng mga juice para sana may maibigay tayo sa mga nakiramay. Natanaw naman ni Rubina sina Gladys at Jeneline mula sa malayo. Bakit kaya sila nandoon? Bakit hindi sila pumarito? Ha? Sino? Pagtataka ni Greg. Sina Jeneline tsaka si Gladys. Saan? Wala naman ako nakikita. Ayun o, sa ilalim ng puno. Nang matapos ang libing ay pinili ni Rubina na manatili sa sementeryo. Ilang saglit pa ay dumating sina Gladys at Jeneline. Nasaan na ang asawa mo? Pagtatanong ni Gladys. Agad namang nilingon ni Rubina ang paligid ngunit bigo itong makita si Greg. Alam mo, umuwi ka na, Rubina. Kahit na alam mo na ang katotohanan na hindi pa tapos ang kalbaryo mo, hindi pa man natatapos ang sasabihin sana ni Gladys. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pwede ba? Pwede pagluksain niyo muna ako? Kaya kung pwede, iwanan niyo muna ako dito. Galit na wika sa kanila ni Rubina. Ang huling salita na lamang ni Jeneline. Basta, binalaan ka na namin. At pagkatapos ay iniwan na nga nila si Rubina. Maggagabi na nang maisipan ni Rubina na umuwi na sa kanila. Tulala lamang siya habang naglalakad nang biglang may tumawag sa kanya. Aling Rubina? Isa sa kanyang kapitbahay ang tumawag sa kanya. Si Mang Greg po patay na. Nakita po siya sa ilog ng palutang-lutang. Ano? Pagtatakang sagot ni Rubina. Agad namang tumakbo ang dalawa sa kinaroroonan ng bangkay ni Greg. Maraming tao ang nakapaligid sa lugar kaya hinawi niya ang mga ito upang makita ang asawa. Isinigaw na lamang ni Rubina ang ngalan ng kanyang asawa at halos mapaos na siya sa kakasigaw dahil sa labis na emosyon na kanyang naramdaman. Hindi pa nga tapos ang kalbaryo ni Rubina. Habang akap-akap niya ang asawa, ay napansin niyang nakatingin lamang sina Gladys at Jeneline. Ngunit hindi niya ito pinansin at ilang saglit pa ay kinuha na ng mga rescuer ang bangkay ni Greg. Ayon sa kanila, 24 oras na palang patay si Greg.
Ano? Paano nangyari yun? Kahapon eh, kasama ko siya. Kasama ko siya nagatid din ng labi ng aking anak. Paanong... hindi ko maintindihan. Ano sinasabi niyo? Agad namang hinatak ng matandang babae si Rubina. Makinig ka sa akin, iha. Tulad ng sabi ko nga sa iyo, malalim ang galit ng mga maninilong. Ama na kung pwede, hindi ko na alam yung gagawin ko. Nakikiusap ako parang awan nyo na. Nababaliw na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Agad namang inilalayan ng kapitbahay niyang si Rita ang halos wala ng lakas na si Rubina. Nang makarating nga sila sa tahanan, ay agad niya itong pinaupo at pinainom ng tubig. Ilang saglit pa ay dumating na din ang matandang babae sa bahay nila Rubina. Ano po ba nangyayari sa akin at bakit nagkakaganito kami? Gusto ko lang malaman, anong pwede namin gawin para matigil na lahat ng ito? Para maging tahimik na rin yung buhay namin. Tulad nga na sabi ko sa iyo, iha. Malalim ang pinaguhugutan ng galit ng mga maninilong. Wala nga po ako matandaan na ginawang masama sa lugar na to. Halusinan nga lang yung kakilala ko dito eh. Sina Jeneline tapos si Gladys pa nga lang nakakasama ko dito. Sino? Jeneline? Gladys? Gulat na tanong ni Rita. Oo, yung madalas kong kasama dito sa bahay. Naalala mo na nagkita pa nga tayo sa palengke ni na Gladys noong birthday ng anak ko, di ba? Halos hindi alam ni Rita kung paano ipapaliwanag kay Rubina ang lahat. Paninimula niya. Rubina, noong pumunta ka ng palengke, wala kang kasama. Ikaw lang. Nagtataka pa nga ako kung sino yung kinakausap mo eh. Alam mo bang usap-usapan na dito na baliw ka? Noong nakaraan, birthday ni Cleo, nagsasalita kang mag-isa. Parang meron kang kakwentuhan pero wala kaming nakikita. Hindi pwede. Kakausap ko si na Gladys at si Jeneline. Sila yung lagi pumupunta dito. Ilang saglit pa ay may umagos na namang tubig mula sa ilalim ng kinauupuan nila. Wika ng matandang babae. Andito na sila. Ang mga maninilong. Halos maglupasay na si Rubina sa sahig at hinampas-ampas pa ang tubig sa kanyang kinauupuan. Ilang beses din niyang winika ang mga salitang bakit sila naririto. Ano ba ang kailangan nila sa kanya? At ganun na lamang siya guluhin ng mga ito. Makaraan noon ay sunod-sunod niyang sinabing, Lumayas na kayo dito mga kampo na Diablo! Hindi pa ba kayo nakontento sa anak ko? Pati asawa ko kinuha niyo na rin! Ano ba gusto niyong mangyari? Ha? Pati ako gusto niyong patayin? Sige! Sige, patayin na ninyo ako! Rubina! Rubina, huminahon ka! Makinig ka sa akin! Si Gladys at Jeneline ay matagal nang patay. Nilamon din sila ng ilog noong may malakas na bagyo. Hanggang ngayon pag-aalagala ang kanilang kaluluwa at marahil ay may malaki kang kasalanan sa itim na krus kung bakit sinisingil kanila. Kaya ang nangyari sa iyo ay dahil matagal mo nang pinatutuloy sa iyong tahanan ng mga maninilong. Habang ang maninilong na deboto ng itim na krus. Diretsahang wika sa kanya ni Rita. Laking gulat na lamang ni Rubina ng mga sandaling iyon nang malaman niya ang katotohanan na ang mga itinuring niyang kaibigan ay mga maninilong na pala. Sa katunayan,
Sina Gladys at Jeneline ay mga maninilong. Mga kaluluwang naniningil na pagkakamali. Wala akong ginawang mali sa kanila. Wala silang karapatan na guluhin ako ng ganito. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Sigurado ka na wala ka ba talagang ginawa? Wala ka ba talagang pagkakautang para maningil sila ng ganito? Napaisip bigla si Rubina sa mga oras na iyon at mukhang ang lihim na kanyang itinatago ang tinutukoy na ng matandang babae. Kung ako sa iyo anak, ibalik mo na ang dapat ibalik. Ihingi ng tawad ang dapat ihingi ng tawad at higit sa lahat ay pagsisihan ang dapat pagsisihan. Ang anak mo at ang asawa mo ang naging kabayaran ng lahat ng mga kasalanan mo. Wala akong alam sa mga sinasabi nyo. Dahil kung ano man ang nagawa ko ay dahil iyon sa kagustuhan kong maging mabuti ang buhay ng pamilya ko. Ang mga maninilong ay mga deboto ng itim na krus. Ano man ang sinapit ng buhay nila sa pagdiriwang ng pista ay hindi maaalis sa kanila ang pananampalataya sa kanilang mga puso. Kaya nakakasigurado ako na may nagawa kang mali sa itim na krus upang sila'y mangambala ng ganito sa'yo. Hindi, wala akong ginagawang masama. Wala akong ginagawang masama kahit sa itim na krus. Hindi ka nakasama sa pagoda. Kaya imbis na ikaw ay anak mo lamang ang naging kabayaran. Marahil sa iyo at maliit na bagay lamang ang iyong nagawa ngunit sa mga deboto ng itim na krus ay hindi. Ngayong gabi, pag-isipan mo mabuti ang iyong ginawa. Isuli ang dapat isuli dahil hindi matatapos dito ang paniningil nila sa iyo. Matapos ang maikling argumento ay nilisan ng matanda ang bahay at kasama na si Rita. Bago pa nga tuluyang lumabas sa pintuan, muling lumingon ang matanda at nagwikang, "Alam kong meron kang itinatago at kung hindi mo kayang paniwalaan ang sinasabi namin sa'yo, wala na kaming magagawa. Basta huwag mo sanang pagsisihan ito sa huli." Ilang saglit pa ay umakyat si Rubina sa kanilang silid at isang maliit na kahon ang kanyang kinuha mula sa ilalim ng kanilang kama. Agad naman niyang tinungo ang simbahan ng itim na krus. "Hindi ko po alam na ito magiging sanhin ng lahat ng ito. Kung ano man ang pagkakamali ko sa iyo, Panginoon, unawain at patawarin mo ko. Hangad ko lamang na guminawa yung buhay ng aking pamilya. Kaya nagawa ko to. Alam ko naman po na karapat-dapat lamang ang parusa na inyo ibinigay sa akin. Kaya ito na. Isasauli ko na po ang aking kinuha mula sa inyo." Matapos iyon ay agad na pinutong ni Rubina ang gintong korona sa ibabaw ng itim na krus. "Marahil, nagalit nga sa akin ng mga deboto ninyo kaya siguro nangyayari sa akin to. Alam ko hindi naging kumpleto ang pagdiriwang ng pagoda dahil may kulang. Panginoon, patawarin niyo ako." At pagkatapos ay unti-unting bumuhos ang luha sa kanyang mga mata habang yakap-yakap ang krus. "Hindi po ako nagtiwala sa inyong kakayahan, Panginoon. Naging ganid po ako sa salapi at karangyaan. Nang malaman ko po na malaki ang tumbas na halaga ng koronang ito, hindi po ako nagdalawang isip na nakawin ito mula sa inyo. Kaya tatanggapin ko po ng bukal sa aking kalooban ang lahat ng mga nangyihari." Isang malamig na dampi sa kanyang balikat ang kanyang naramdaman matapos iyon. Nakita niya ang kanyang mag-ama na nasa likuran at ito ay mga nakangiti na sa kanya. "Tawarin niyo sana ako sa aking nagawa. Alam ko kasalanan ko kung bakit ako nasa sitwasyon na ito. Kung sana'y nakinig lamang ako sa inyo noon, hindi na sana tayo ahantong sa ganito. Tawarin niyo ako sa aking nagawa. Alam ko kayo ang naging kabayaran sa lahat ng ito. Pinapangako ko na hindi na muling mauulit at sisiguraduhin ko na magkakasama tayo muli.
Magsisimula tayo muli ng panibagong buhay at malayo sa kasinungalingan. Habang tumatagal ay unti-unting naglalaho ang imahe ng mag-ama at bakas pa rin sa kanilang mukha ang kasiyahan at sa wakas ay natapos ang lahat. Nang marating niya ang kanilang tahanan ay agad siyang lumabas sa likod bahay upang tanawin ang ilog. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas mula sa kanyang bibig. Greg, Leo, at sa iyo Panginoon, alam kong mali itong gagawin ko pero alam ko po na ito ang nararapat. Hindi ko kayang mag-isa. Wala na dahilan para lumaban pa. Agad kinuha ni Rubina ang upuan at umakyat sa bakod na nagsisilbing harang sa ilog. Walang pagdadalawang isip ay tinalon ni Rubina ang ilog at dito ngay nagpatangay na lamang siya sa malakas na agos nito. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered. O sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon, natuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan, Team Ayi! Sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.